Idol, ito. Mag-update lang tayo ngayon. Medyo inaayos na yung ibiri natin. Medyo malapit na matapos yung bahay namin kasi finishing na siya. Kaya ito, nag-aano na sila. Inaayos na para extension ng ibiri natin. Hindi ko alam kung dito sa ibaba or sa taas yung mga ibunan natin na yan now, mga ka-idol. Yeah, kanina nag-release kami. Tinanggal namin yung mga dumi-dumi dito sa ano namin. Kaya ngayon, yan, update ko lang kayo mga ka-idol. Kaya sigurado, mag-extend tayo, mag-expand tayo ng mga ibon natin, magdadagdag tayo kasi nagdadagdag din tayo ng mga breeder natin para sa mga susunod na breeding season next year na naman, para marami tayong mailabas na mga ano, mga ka-idol. Ayan, no? Yung ganda ng magiging aviary natin, magiging bato na siya mga ka-idol. Kaya i-update ko lang kayo para makita nyo kung ano yung ginagawa ng ano natin. Kaya yan yung mga gamit, yan o, nagawa na kasi patapos na yung sa bahay namin sa harapan dahil finishing na siya, almost tapos na yung tiles, tapos na yung ano, mga gamit na lang yan yung mga linalagay, pati yung mga electrical ganyan, medyo pinatapos na rin. Maulan pa naman ngayon mga ka-idol, kaya ngayon i-update ko kayo every week. Mag-update ako sa updated na bagong aviary natin kasi yung aviary natin, ayan po, napakaliit ng aviary natin. Yeah, pinapakita ko lang sa inyo mga ka-idol. Yan. Bali yung aviary natin yan, extend pa natin yan, expand natin yan, dating napakaliit. Yan, no? Medyo madumi, hindi pa tayo nakapaglinis, medyo masikip kasi dito. Yeah, maya-maya kasi naglinis tayo kanina dun sa mga kwarto sa bahay namin na bago ngayon. Yeah, i-update ko kayo sa magiging aviary ng mga ibon natin. Sigurado magdadagdag yan. Siguro magdadagdag tayo. Almost yung mga nasa 30 pairs lang yung dadagdag natin. Siguro magdadagdag lang tayo ng mga 5 cages. Pwede na tayo nun. 5 pares ng mga back-to-back pale fallow at saka pa-pale fallow. Yan yung mga idadagdag natin. Kasi meron tayong nakapagpalabas tayo ng isang pale fallow na green. Yun lang yung nag-survive sa mga pale fallow natin. Kasi yung isang namatay sa itlog, yung tatlo, kinuha ng mga kaibigan nating mga butiki. Maliit pa lang sila, kinuha na mga ka-idol. Yeah, sana may itlog ngayon yung parblue dilute natin, split dilute natin, na split opa. Sana makapagpalabas tayo ng ano, opa dilute na parblue. Dalawa, fertile. Tapos may naunang itlog siya, pinaposter natin dun sa green CPU wing opa natin, tsaka parblue violet na low mute natin. Yun, bali yun doon, bali dalawang itlog niya doon fertile. Kaya buti na lang pinaposter natin kasi nakaraan first time nang mangitlog itong galing natin kay Sir Bricks Apostol. Kaya yan, sana makapag-breed tayo. Tapos yung green ewing possible pale fallow possible red factor natin, nakapag-breed na yung kapares niya na green opa pale, tatlo fertile. Sana makapagpalabas tayo ng kahit isang red factor man lang mga ka-idol, para meron tayong red factor series dito sa ating aviary. Tapos yan, yung itlog ng parblue ewing split opa person natin, pinaposter natin kasi nakaraan namatayan tayo ng mga inakay, almost 4 ng mga inakay natin. Stress siguro yung mga ibon natin kasi ginagawa yung bahay maingay. Kaya siguro na-stress yung ibon natin, pero pag yan nagawa na yung aviary natin, sigurado hindi na may stress yung mga ibon natin kasi ayaw ng mga ingay ng mga ibon natin. Lalo na ngayon, umuulan na naman. Yung panahon na naman, iba na naman. Mainit, tas biglang malamig. Kaya siguro ganun nangyayari sa mga inakay natin mga ka-idol. Kaya hindi muna mag-update ngayon sa mga inakay natin. Baka nauusog sila. Ang dami. Almost 4 na yung mga ano natin. Nag-flyby sa mga maliit na natin na inakay. Meron tayo, medyo malaki na. May balahibo na yung mga foster parents ng violet parblue natin at saka parblue pastel. Namatay yung isang inakay nila, medyo malagi na, may balahibo na. Nakita ko na lang, bulok na. Siguro 2 days na sigurong patay yun mga ka-idol. Kaya yan. Yan, ngayon updated tayo sa mga ibon natin. Kaya i-update ko naman kayo sa mga nagtatanong dyan kung ano mga question nyo. Pasensya na kayo, hindi kayo masyado nasasagot. Pero pa isa-isa naman, sasagot natin mga ka-idol. Tapos meron nagre-request kung ano daw yung pagkaiba ng mata ng Lutino at saka pale fallow po. Yung mga Cremino, mga Inogen. Meron tayong ano dyan, mga
mga ano natin dyan na videos na nagawa natin noon na pinagkaiba natin yung Latino at saka Pale Palo po. Meron tayong videos na in-upload noon, kaya hanapin nyo na lang po nandiyan sa ano natin. Makikita nyo naman, meron naman mga ano yan, YouTube thumbnail natin para naman makita nyo kung paano yung pagkaiba ng Latino at saka Pale Palo na Red Eye. Kasi alam ko yung Red Eye ng Pale Palo, buo siya. Tapos sa mga Inogene, medyo nasa gitna lang ng mata. Tapos magigita mo na pag Latino, yung purong-puro po yung kulay niya, wala po siyang halong rampa. Sa kasing mga Pale Palo kasi, meron pong rampa sa buntot yan para magigita mo na magiging Red Eye yan. Yellow po siya. Tapos meron minsan, meron orange sa ulo, malinis yun. Sable yung tawag doon. Tapos may rampa sa likod. Ibig sabihin, Pale Palo po yun. Pag wala naman rampa yung ano niya, sable yung ulo niya, orange yung ulo niya, tapos yellow yung katawan niya, walang rampa, tapos pula yung mata. Ibig sabihin, Latino po yung ibon na yun. Tapos may nagre-request din sa mga ano natin, na sa mga Pale Palo daw, minsan daw namamatayan sila ng mga inakay. Mga idol, ito lang yung pinakatatandaan natin na dapat kung magpapakain po kayo ng mga inakay ng mga African lovebirds nyo, alisin po ninyo yung bird seed. Kasi ako, pag meron ng napisa sa mga inakay ng mga African lovebirds ko, ginagawa ko po ay pinapakain ko po sila ng salto, chick booster, o kaya dry egg po, junk or lox, o kaya yung canary plain po, yun na pinapakain natin. Kasi ako, pag maliit pa lang, nasa 1 week, o kaya nasa 1 day pa lang, pinapakain ko na yung mga inakay ng mga African lovebirds natin, isang scoop ng gatas, salto, chick booster, o kaya dry egg food na or lox, ang ingay ng mga ibon natin, no? Alam na alam nila na nagbibideo tayo, nagpapakitang gilas po sila mga idol. Kaya ganun ang gawin nyo para hindi kayo mamatayan ng mga inakay, lalo na mga Pale Palo, masiselan po yan, kaya kailangan meron tayong alaga sa mga ibon natin. Ngayon, maglilinis tayo mamaya para maging malinis yung mga ano ng mga ibonan natin mga idol. Kaya kailangan mahalin, pagmamahal yung ginagawa natin sa mga ibon natin, tsaka alaga, vitamins, ganyan lang po yung mga sekreto na ginagawa natin. Yan, mga may nagtanong sa atin, sagot natin. Tapos meron pang iba na bakit daw po dati napakataas ng presyo ng mga ibon, ngayon biglang bumagsak. Ito po yan ha, yung kasagutan natin dyan. Pag marami pong nagbibreed ng sabihin natin mga opaline and mga low mute, maraming mga breeder ngayon. Dati kasi noon, konti lang, year 2016 to 2018, konti lang yung mga breeder. Ngayon, biglang bulusok. Marami pong stocks ng mga low mute, marami pong stocks ng mga opaline. Pag yan, maraming stocks demand, bababa po yung presyo. Minsan po, nangyari, nagka-bird flu, yun, biglang bumaba yung presyo ng mga ibon. Hindi lang yun, meron pang pumasok na mga sindikato katulad ng mga parlor line. May nakalusot sa mga export na ganyan. Kaya biglang bumaba po yung demand. Tapos, ito pa po yung ano, nag-research kasi po tayo. Nagtanong tayo sa mga dating Batikan na breeder, mga matatagal. Yung mga iba daw na taga-ibang bansa, marami ng stocks na mga ibon na dating kumukuha dito sa atin na matataas yung presyo yung pagkukuha nila. Ngayon po, bigla po silang nagbreed. Sila na yung nagbibigay ng mga ibon sa mga kapwa natin dayuhan, no, sa mga ibang bansa. Ganun nangyari, kaya bumaba po yung demand dito sa ating bansa. Kaya pasalamat na lang tayo, may konting export pa rin sa mga iba na kahit mababa yung presyo yung kinukuha, at least tulong sa atin yan ng mga breeder na kumukuha pa rin ng export sa atin. Kaya ganyan po yung mga nakita ko pong napagtanungan ko sa mga kaibigan natin na matagal na nagbibreed, na talagang year 2016 nag-iibon na sila, kaya hanggang ngayon nag-iibon pa rin sila. Kaya nagtanong tayo sa mga Batikan na talaga. Kaya yan po yung mga ano natin na napagtanungan natin sa mga ibon na ganyan nangyari. Kaya yan, nasagot ko po lahat yung mga katanungan ninyo. Tapos ever na may tanong po kayo, sasagutin pa natin yan. Isasalang natin yan sa mga next vlog natin, kung ano yung mga question and answeran po natin yan mga idol. Kaya ganoon lang po yung gagawin natin. At least nakatulong tayo kahit papaano sa mga idea
at saka sa mga discarte na ginagawa natin, mga ka-idol. Kaya maraming maraming salamat, mga ka-idol, sa patuloy na suporta niyo sa ating vlog na to. Sana huwag mong kalimutan lagi mag-like, mag-subscribe at i-click mo notification bell button kung bago ka pa lang sa ating channel. Ganun lang po yung gawin nyo. Sa susunod, baka magpapa-pre-ending na naman tayo, kaya magpapre-raffle na naman tayo. Ngayon, naghihintay lang tayo sa mga ibonan natin na bababa. Siguro by December or January, kasi papalakiin na muna natin yung mga ibang ibon natin. Nagpapa YouTube live raffle tayo, mga ka-idol. Kaya maraming maraming salamat, mga ka-idol. Thank you!